hindi malayong si Lenny Robredo mismo ang isisakripisyo ng teroristang CPP-NPA upang mapagtagumpayan lamang ang inaasam nilang pang-aagaw ng kapangyarihan sa pamamagitan ng paghahasik ng kaguluhan sa bansa. Ito ang sinabi ngayong Biyernes ni National Intelligence Coordinating Agency Director General Alex Paul Montiagudo matapos kumpirmahin na ang banta ng kaguluhan sa Pilipinas ay patuloy na nakataas dahil na rin sa hindi pagtanggap ng pagkatalo ngayong halalan ni Robredo. Pero bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong video. Sinabi ni Alex Paul na dahil sa isinasagawang kilos protesta ng mga taga-suporta ni Robredo, kung saan ay hinahaluan pa ito ng grupong Kabag, hindi malayong mapunta ito sa mas malaking trahedya. Inihalimbawa niya ang madugong Plaza Miranda bombing noong August 21, 1971, kung saan 9 na katao, karamihan ay mga politiko ang namatay at ikinasugat ng 95 iba pa. Ang may kagagawan aniya sa pambubomba ay ang grupo ni CPP founder Jose Maria Sison upang ibintang kay dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., ang tatay ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kaya ang sinasabi lang natin, baka ma-exploit yung kanilang grupo. In fact, kaya ko binanggit yung Plaza Miranda. Bakit? Sino ba ang binomba sa Plaza Miranda? Di ba ang mga primary candidates? Saad pa ni Alex Paul. Kahit si VP Lenny ay kayang isakripisyo ng CPP, NPA, NDF, kung mag-rally siya, mag-attend siya. Hagisan siya ng granada. Sino ang sisihin kundi may maghagis ng granada sa grupo nila VP Lenny? Sasabihin nila ang gobyerno, si President Duterte, kung may mangyari halimbawa. Yan ang senaryo ng Plaza Miranda, kaya ko binanggit yung Plaza Miranda dahil ang hinagisa ng gradada hindi ordinaryong estudyante kung hindi mga kandidato mismo. Wika pa ng opisyal. Idinagdag din niya na may tactical alliance ang mga terorista at sina Robredo at hindi malayong isakripisyo mismo ni Juma ang buhay ni Robredo. Aniya, ang panganib dito ay hindi ang tunay na pakay ni Juma na maging pangulo si Robredo kundi ang maangkin ng mga teroristang NPA ang gobyerno. Magkakaroon ng krisis sa bayan, ng kaguluhan at kung may kaguluhan, doon mag-prosper ang CPP, NPA, NDF. Dagdag pa niya. Nagtataka naman ang NICA chief kung bakit hanggang ngayon ay walang malinaw na pahayag si Robredo para kundinahin ang mga teroristang gawain ng CPP, NPA. Ang saklap pa, nagpapatuloy aniya ang tactical alliance sa pagitan ng mga teroristang NPA at kampo ng mga dilawan. Anong masasabi nyo mga kababayan? Comment na po kayo at huwag kalimutang mag-like at share sa aking video.